Hello guys. So I'm Sansan. Actually, this is my first time to do a video tutorial, and it's all about our Rubik's Cube 3x3 video tutorial. So sana po panoorin niyo to ng buo para matutunan niyo kung paano gawin or buhuin ang isang Rubik's Cube. So salamat po at umpisahan na natin. So ito po yung Rubiks na gagamitin natin. So, bagong lahat, alamin natin muna ang mga sides ng isang Rubik's. So, ang isang Rubik's Cube na 3x3 ay merong 6 sides. Sa galaw naman po na gagamitin natin, meron po tayong front side na ginagalaw. Meron po tayong right side o kanan. Meron po tayong left side o kaliwa. Meron po tayong upside or taas. Meron po tayong downside or baba. Sa mga side na po na ito, pag sinabi pong front, ang ikot po niya is clockwise. So, first ikot ng front is clockwise. Yung pabaliktad naman po is another term ng front is front inverted. So, counterclockwise po yun. So, ikutin lang natin siya pabaliktad. Front inverted po ang gagamitin natin na term doon. Pag kanan naman, ganun din. Pag right, clockwise. Pag right inverted, counterclockwise na ikot. Ganyan. Sa left, clockwise na ikot. Left inverted, counterclockwise. Pag sinabing up, clockwise ang ikot. Tapos, up inverted, counterclockwise. Pag sinabi namang down, clockwise pa rin. Tapos down inverted, counter clockwise. So, yun po yung mga movement o mga galaw na dapat nating tandaan at sundan po sa mga method or algorithm na susundan po natin sa video ng ito. So, para mag-umpisa, guluhin po natin itong Rubik's Cube natin. Kahit mabagal lang po yung paggulo, okay lang po. Basta magulo nyo lang po siya ng maayos. Tapos pag satisfied na kayo sa gulo niya, pwede na kayong mag-umpisa. So, ayan po. Ayan, magulo na po siya. So, ngayon po, meron po tayong 6 na sides na pwedeng pagpilian kung ano yung gusto nating gawing base sa ating first layer. So, pipili tayo ng kulay ngayon. So, ang pipiliin ko pong kulay para sa aking first layer is yung white. So, dito tayo mag-umpisa at dito tayo haharap. Sa white na layer nito, sa white layer, sa first layer, ang una nating buuhin para mabuo natin to na maging white siya lahat is yung cross niya. Ito, itong mga sides na to. So, since ito is may dalawang kulay, ayan, ganyan. So, maghahanap tayo ngayon ng mga nasa gitnang kulay or mga nasa edge na merong white. So, ito meron na siyang white. So, ang pwede natin gawin dito, itatapat natin siya sa kulay na meron siya, nakasama niya yung blue. So, itatapat natin siya sa blue na side. So, ito yung blue side kasi andito yung blue na center. So, pag once nandyan na siya sa blue side, meron tayong algorithm na pwedeng sundin. Yun yung FULU or FULU pagbabasahin natin. So, pag sinabi nating FULU, F inverted, up, left inverted, up inverted. So, ayun. Naayos po natin siya. Kasi kanina, di ba, baliktad po yung kulay niya. Andito yung blue, andito yung white. So, yun po yung movement na susundin natin once na ganun po yung case na baliktad siya. Kahit saang edge po yun, pwede po natin i-apply yung method na yun. So, next po, maghahanap pa tayo ng iba pang white na nasa gitna, nasa center edge. So, ito po yun.
white na may kasamang pink. So, ang gagawin po natin ngayon, white na may kasamang pink, ibababa po natin siya. So, right, inverted. Tapos, yung kasama niyang pink, iikutin naman natin ngayon to kung saan yung pink na side. So, ito po yung pink na side. So, andito na po siya. Ngayon po, ang susunod natin gagawin is, ilalagay natin siya dito sa taas. Ito. So, iikot tayo ng front, dalawang beses, front, front. So, andito na po siya. So, ganun ulit, baliktad siya, wala sa ayos, nasa pwesto, pero wala sa ayos. So, gagawin ulit natin yung fulu. F inverted, up, left inverted, up inverted. So, naayos na po natin siya. So, hanapin pa natin yung dalawang natitira. So, ikutin nyo lang yung Rubik's Cube nyo. So, ito. Andito po yung isa. So, ang kasama ng white natin is yung green. So, ganun po ulit ang gagawin natin. Ito pong side na to, na kinilagyan niya, ikutin lang natin pababa. Tapos, hanapin natin ngayon yung green na side. So, ito yung green na side kasi green ang kasama ng white. Tapos, gawin ulit natin, lalagay natin siya dito. So, iikot lang tayo ng front dalawang beses. So, ayan po siya. So, after niyan, baliktad ulit, gagawin natin yung method na fulu. F inverted, up, left inverted, up inverted. So, ayan po, nasa ayos na. So, isa na lang po. Iisang edge ang kailangan natin buuhin. So, nasa na yung isa? So, andito po. So, andito na siya sa pwesto niya. So, ang gagawin natin, ikutin na lang po natin. Kasi dito natin siya ilalagay. So, ikot dalawang beses. Front, front. O, ganun po ulit. Wala kasi siya sa ayos. Pag nasa ayos yan, okay na, wala ka na gagawin. Pero pag ganyan po siya, ganun pa rin ang movement na gawin. Front inverted, up, left inverted, up inverted. Ayan. So, okay na po. Okay na po yung cross natin. Nasa pwesto na po siya. Ayan po, yung mga kulay niya. So, ngayon po, yung corner na lang ng ating first layer ang ating buuhin kasi wala pa sila sa ayos. So, ang gagawin natin, maghanap po tayo dito sa area na to ng merong white na kasamang corner. So, ikutin lang natin siya. So, ito, meron ng isa. So, ang kasama ng corner na to is blue tsaka pink. So, hanapin natin ngayon yung blue na side tsaka pink na side. So, ito po yung pink, ito po yung blue. So, dito natin siya sa corner na to ipipwesto kasi para mapunta siya dito sa tamang pwesto niya. So, ngayon po, meron po tayong susundan na algorithm. Yun po yung RDRD. So, sa algorithm na to, pwede natin siyang ulit-ulitin ng ilang beses. Depende po sa pagkakaayos ng cube natin dito sa bottom part, sa ilalim. So, pag halimbawang ganito po yung ayos, kasi ang base natin is white. So, pag white ang nandito, nakaharap sa atin, tapos white ang base natin, ang gagawin po nating RDRD movement is 5 times. So, umpisa natin. Right inverted, down inverted, right, down, isa. Dalawa, R, D, R, D, tatlo, right inverted, down inverted, right, down, apat, right inverted, down inverted, right, down, lima. So, ginawa mo siya ng 5 times, kaya ayan, nasa pwesto na po siya. So, tandaan nyo po yun pag yung base nyo, yung kulay ng base nyo is nakaharap sa inyo dito sa part na to. 5 times nyo po gagawin yun. So, hanap ulit tayo ng sides. Ay, ito. Ikutin pala natin to. So, ang kasama ng white na to is P.
pink, tsaka green. Hanapin natin yung side ng green. Ayun, ang green at tsaka pink. So, dito natin siya ipupwesto sa corner para mailagay dito sa tamang pwesto niya. So, ngayon po, ang white niya is nasa right side. Yun po yung base natin na white. So, nasa right side siya. Yung RD-RD movement natin, gagawin po natin siya ng one time only. So, ito. Right inverted, down inverted, right down. So, naipwest na po natin siya ng isang movement lang, isang beses lang na RD-RD. So, isa na lang po, hanapin po natin kung nasaan yun. So, ito po. Green tsaka orange. Tatapat natin siya sa corner ng green tsaka orange. So, dito siya kasi ilalagay natin dito. Gagawin ulit natin yung movement ng RD-RD. So, since nasa ilalim po siya, sa ilalim na part ng ating Rubiks, ang movement na gagawin natin na RD-RD is tatlong beses, 3 times. So, right, down, right, down, right, down, right, down. Pangalawa po yun. Right inverted, down inverted, right, down. So, ayun. Tatlong beses po ginalaw, kaya napunta na siya dito. So, tandaan po natin, basta yung kakulay po ng base natin is nakaharap. 5 times po yung RD-RD. Pag nasa right side, 1 time lang po. Pag nasa ilalim, 3 times uulitin. So, ngayon po, nabuo na natin yung ating first layer. So, pagkatapos nito, yung second layer naman ang ating buuhin. So, ito. Para gawin natin yon is babalik ta rin natin tong cube natin. Yan. So, pag nabaliktad na, yung kulay ng top natin is yellow. Tapos, yung papalitan natin or bubuuhin natin is itong mga edge na to. So, itong edge na to, okay na siya kasi pink tsaka blue. So, tatlo na lang ang kailangan natin buhin. Ito, ito, tsaka ito. So, ngayon, maghanap tayo dito sa top ng pwedeng ipanglagay dito. Yung edge na walang yellow. Kasi yellow yung nandito sa atin eh. So, dito lahat ng edge na yun na may yellow. So, kung yung walang yellow, ito. Ito, walang yellow. So, ito po yung gagamitin natin. Itatapat natin siya sa kulay niya. So, itong kulay na to is green. Tapos, yung kasama niyang kulay is orange. Hanapin natin ngayon kung nasan yung orange, kung nasa right or left side. So, nasa right. Sa layer 2, sa second layer, meron tayong dalawang method na gagamitin. Lagi yan. Kasi, meron tayong right side na paglalagyan at left side na paglalagyan. So, since right side po yung paglalagyan, ito po yung algorithm na susundan po natin. U inverted, R inverted, U inverted, front inverted, U tapos front. So, yun. Yun po yung algorithm na susundan natin. U, R, U, R, U, F, U, F. So, pag nagawa mo yun, ng pagkakasunod-sunod, malalagay mo na yung pwesto, yung tamang cube. Nandito na siya. Yung kaninang nandito, napunta na nandito. So, maghahanap ulit tayo ng iba pa na walang yellow dito. Ito, walang yellow. So, green tsaka pink. Tatapat natin siya sa green. Tapos pink. So, dito. Sa left side. So, yung pangalawang method sa second layer is yung U, L, U, L, U, F, U, F. So, up, inverted, left, inverted, up, left, up, front, up inverted, front inverted. So, ayan po.
So, titingnan natin kung meron pang hindi buo. So, meron pang isa. So, ngayon, kasi ito yung mismong pwesto na paglalagyan niya. Ang gagawin po natin is, ilalagay natin siya dito. Ita-transfer natin siya dito. So, gagawin lang natin yung method, kahit yung method ng pa-left. Yung sa left siya ilalagay kasi andito siya sa left. So, up, inverted, left, inverted, up, left, up, sorry, up, front, up, inverted, front, inverted. So, natanggal na natin dito sa pagkakapwesto niya. Hanapin natin siya saan. So, andito siya. So, ngayon, itatapat natin siya dito. So, pag natapat mo na siya dyan, gagawin na natin ulit yung method na ULUFUF. So, up, inverted, left, inverted, up, left, up, front, up, inverted, front, inverted. So, ayun po. Naipwesto na natin siya dito sa pwesto niya. So, yung first layer natin at ang second layer natin is okay na, buo na siya. So, dito na tayo sa pangatlong layer. So, sa part na to, meron po tayo agad na cross dito sa ating third layer. So, pag halimbawang hindi po ganito, yung nakikita nyo sa taas ng third layer nyo, meron po tayong isang algorithm na pwedeng sundan para makabuo ng cross. Kahit isang yellow lang dito, or dalawa, or tatlo, iisang method lang po yung gagawin natin. So, kahit saan tayo humarap, halimbawa, ito walang yellow. So, yung method na yun is F or U or UF. So, ito, kahit saan po tayo humarap, kasi wala po siya ditong yellow eh. So, front, right, right inverted, up inverted, front inverted. So, ayan. So, nawala po yung cross natin. So, halimbawa kasi wala tayong cross pa. So, ngayon po, pag ginawa mo yun, ganito mangyayari. So, ganyan maging yellow mo. So, pag meron ka ng ganyan, itatapat mo ngayon itong may blue. Dito ka kulay niya, may blue. Ayan. Tapos ngayon, nakaharap ka dito. Ito po yung tinatawag nila na pa-L, na pabaliktad. Ang harap niya is dito. Tapos, gagawin ulit natin yung algorithm na yon. Yung front, right, up, up, right inverted, up inverted, front. So, yun. Ang kasunod po nun is ganito nangyari. Yung straight na line. So, pag meron kayong nakitang straight na line, so after nyo gawin tong second layer, if ganito naman ang nakita nyo, straight na line, ganun pa rin yung method na susunod. Yung front, right, up, right inverted, up inverted, front. So, ginawa mo yon, eto, makakabuo ka na ng cross. So, yun po yung una nating goal is yung makabuo ng cross dito. Para, pag nabuo na natin yung cross, yung corner na lang. So, once may cross ka na, ikutin po natin siya, itatapat natin siya sa kulay niya na, ano. So, kanina, nakaganyan siya, isang kulay yung may katapat, yung tama. So, ito lang blue. Kailangan po natin ng dalawa na merong magkatapat. So, ito, ganyan. Ikutin natin. Orange, wala. Green, ayan. Ito, green tsaka pink. So, pag halimbawang ganito, haharap ka dito. Yung pink, nasa right side. So, pag halimbawang ganito, haharap ka dito. Yung pink, nasa right side. At yung isa, yung green, nasa back, nasa likod. Nasa kanan, nasa kaliwa.
So, kung halimbawang hindi ganito yung dalawang kulay na magkaayos, na magkatapat. Halimbawang nandito, haharap ka dito. Nasa, basta nasa likod po yung isa, nasa harap yung isa. Or nasa likod ang isa, nasa kanan yung isa. So, ngayon po, yung pangalawang algorithm na susundan natin is yung RU. So, dito po tayo haharap. Ito po yung unang gagalawin natin. Right, up, right inverted, up, right, up, up, right inverted, up. Titingnan natin. So, ayan na nga po. Nasa pwesto na yung dalawa. Kung kanina, pink tsaka green lang. Ngayon, blue tsaka orange. Nasa pwesto na. So, susunod natin gagawin is yung corner. So, sa corner natin, mapansin nyo, wala sa ayos po yung iba. So, ito nasa pwesto siya, pero wala sa ayos. Ito, wala sa pwesto talaga. Ito din. Ito, nasa pwesto at nasa ayos na siya. So, ang gagawin natin dyan, para itong dalawa is mapunta sa nasa maayos na pwesto, haharap tayo dito sa right side ng isa sa, na nakapwesto. Pwedeng ito, or pwedeng ito kasi nakapwesto na siya. So, pwedeng dito tayo harap. Basta yung isang part na nakapwesto, nasa right side. So, kahit wala ka pong nakapwesto dyan na maayos, iba-iba po talaga sila, nagkapalit-palit. Kahit saan ka humarap, pwede. Basta may isang nakapwesto, sa right ka po haharap. So, pag halimbawang, eto, okay na. Ang gagawin po natin na, na pattern, na algorithm is yung URUL. So, up, right, up inverted, left inverted, up, right inverted, up inverted, left. So, ayun. Pag ginawa mo yun ng isang beses, tapos wala ka sa walang ni isa na nasa tamang posisyon o nasa tamang pwesto, i-check mo kung merong isang tumama at dun ka na haharap. So, ngayon, wala pa rin. Ito, wala pa rin sa ayos. Ito, wala pa rin sa ayos. So, uulitin lang natin siya ng uulitin. Para magkaayos lahat ng corner. So, up, right, up inverted, left, up, right inverted, up inverted, left. Check natin kung nasa ayos na. So, eto wala pa rin sa ayos. Eto wala sa ayos. Eto wala. So, uulitin pa rin natin siya. Ay, kaya pala. So, pag ganun guys, kasi wala naman pala to. Yung hinarapan ko is iba, green. Dapat, blue to. So, mali. Mali po yung pinagpwestuhan ng kamay ko. So, hanap tayo ngayon ng nasa tama. So, ganito po example ng wala pong nasa tamang pwesto. So, gagawin natin ulit yun. Up, right, up inverted, left inverted, up, right inverted, up inverted, left. Tapos maghanap tayo ng pwestong nasa maayos. So ito, so dito na tayo dapat haharap kasi siya yung nasa maayos. Kasi pag di ka haharap sa right side ng corner na maayos na, hindi mo talaga sila mapagpapalit-palit na nasa maayos sila. So dito tayo haharap. So, up, right, up inverted, left, ay, ito yung left. Left inverted, up, right inverted, up inverted, left. So, ayun. Nasa pwesto na nga po silang lahat. So, ganun lang po gagawin natin. Uulit-ulitin lang po natin yung pattern na yun para pwesto natin sila sa corner na dapat. So, yung dalawang corner is buo na. Yung dalawa na lang. Kailangan natin silang ikutin. So, ngayon po,
Pwede tayong humarap dito, pwede rin dito, kahit saan pwede. So, dito tayo haharap ngayon. Ang method po na gagamitin natin, last po yun is yung RDRD. Yung RDRD, parang kanina lang din sa dito. Dito naman sa part na to. Pag yung top side mo is color yellow, tapos yung yellow mo dito sa corner na to is nasa right side. Ito, right side. Uulitin mo yung RDRD na yun ng 2 times. Twice po. So, ganito. Right inverted. Down inverted, right, down, isa, right inverted, down inverted, right, down, dalawa. So, pag natapos mo yung dalawang beses na yun, check mo. So, nasa ayos na siya. Mapapansin nyo, yung dalawang layer is nagulo po. Sobrang nagulo siya. Huwag po kayong mag-alala, maaayos po yan mamaya. Pag naayos na natin yung corner na to. Basta huwag nyo itong alisin yung kaliwang kamay nyo dito sa area na to. Dapat nakaharap lang kayo sa kulay na sinimulan yung ikot-ikutin. So, ito. Kung nakaharap sa green lang. Tapos, ang ikutin lang natin is yung layer na binubuo natin. So, yung corner na hindi pa buo, lagay natin dito sa area na to. So, ito na yon. Yung yellow is nasa harap. So, pag nasa harap po, 4 times. 4 times po natin gagawin yung method ng RDRD. So, right inverted, down inverted, right, down, sa, right inverted, down inverted, right, down, dalawa, right inverted, down inverted, right, down, tatlo, right inverted, down inverted, right, down, apat. So, mapapansin nyo, buo na po siya at buo na ating third layer. So, sa pagkakataong ito, nabuo na natin ulit ang ating magulong Rubik's Cube. So, yun po yung mga pattern na dapat nating sundan. Madali lang po siyang sundan, madali lang po siyang tandaan pag inulit-ulit nyong gawin yung pagbuo ng isang Rubik's Cube. So, sana po nasundan nyo ito at sana natutunan nyo. Sana i-like nyo po yung video na ito at i-subscribe nyo na rin yung channel ko para sa mga susunod pa na videos. Salamat po!